Well, second vlog is about ano, yung part 2 ng impairment accounting. So, na-discuss ko na kahapon kung ano yung impairment. Ang importanteng component nito is yung depreciation rate, which is acquisition cost over 9 number of years minus equivalent number of years. So, ibig sabihin, yung equivalent number of years at saka number of years, halos pareho lang yun. And yung recoverable value, fair market value minus cost to sell or cost of goods sold. So, yun naman ang importante sa impairment, yung recoverable value. At based on the International Accounting Standard number 36, yung assets is hindi pwedeng i-carry more than the recoverable amount. So, hindi pwedeng sumobra doon based on the accounting international accounting standard. Yung impairment charge is book value minus market value. So, ibig sabihin, yung book value is yung accounting value ng isang asset minus all common equity. Yung market value is amount of which something can be sold in a market. So, ibig sabihin sa market, ano yung value niya kapag ibinenta mo siya sa market. So, yung impairment charge is book value minus market value. So, yun lang naman ang importante doon, yung impairment charge. Yung impairment charge, yung i-charge mo based dun sa sirang asset. At syempre, napaka-importante na ito kasi impaired na ito eh. So, sira na ito. So, may value pa ba ito? Kasi kadalasan sa accounting, ito yung nira-write off nila. Meaning, ginagawa nilang yung book value and yung market value is zero if they're using a direct off method. And pag gumagamit siya ng allowance method, syempre, tinitingnan nila yung mababawas. Yung direct off method is not ga-up-based. Yung allowance method lang yung ga-up-based. Well, I think itong parte na to ang kailangan kung ikaw ay meron kang asset na software, ito yung kailangan merong parte. May part ang software mo na nag-a-assess nitong mga impairment na to. Kasi kung may value sila at kung meron silang kung ano pa man din at kung mabebenta pa sila, yung salvage value nga na tinatawag. Pag tinake away mo na yung depreciation, yung natira value is yun na yung value nila, yung salvage value. So yun yung importante na kailangan na most softwares, especially asset softwares, kung ang accounting software kailangan nito for the company's book of accounts, ito rin ang kailangan kapag ka meron kang asset monitoring software. Kasi kung i-write off mo to or allowance method mo to, ito yung madidim mo na mawawala sa company in case. Diba? Kung ito yung kailangan matrace mo rin yung i-write off mo o yung deem uncollectible or hindi mo na mababawi. So, para ma-forecast mo na ng maayos, para meron ka ng immediate plan. Lalo na dun sa mga asset na yun. Kasi meron naman pwede ng ibenta out of that salvage value. So, itong mga accounting principles na to, ito ang kailangan, ito ha, in my opinion, should be a part of softwares in general. Whether accounting softwares or asset monitoring software. So, yun lang po.